May mga asawang babae na subhanallah, pasintabi-tabiya, pero meron na sa mga oras na masagana ang buhay, may sapat na kayamanan o ari-arian, pero kapag dumating yung pagsubok, mapait na pagsubok na medyo nagdadown na, naghihirap na ang asawang lalaki, nag-iiba ang ugali ng babae. Hindi nagtitiis. Nagrireklamo na, nagpaparinig. Ano ba to? Ano ba to? Hindi ganito ang aking buhay nung ako'y wala pang asawa. Makikilala, malalaman mo ang tunay na asawang babae kapag naghihirap na ang asawang lalaki. Huwag naman sa mga asawang babae na ang ugnayan pag-aasawa ay pera-pera lang. Huwag naman ganun. Kaya dito nasusukat ang tunay na asawang babae kapag sa oras ng mga pagsubok, paghihirap, kahirapan. Subhanallah. Yan ang una. Pangalawa, وَتُعْرَفُ الزَّوْجَ عِنْدَ فَقْرِ زَوْجِهَا. Kabaliktaran naman. Makikilala, malalaman mo ang tunay na asawang babae kapag naghihirap na ang asawang lalaki. Huwag naman sa mga asawang babae na ang ugnayan pag-aasawa ay pera-pera lang. Huwag naman ganun. May mga asawang babae na subhanallah, pasintabi-tabiya, pero meron na sa mga oras na masagana ang buhay, may sapat na kayamanan o ari-arian, pero kapag dumating yung pagsubok, mapait na pagsubok na medyo nagdadown na, naghihirap na ang asawang lalaki, nag-iiba ang ugali ng babae. Hindi nagtitiis. Nagrireklamo na, nagpaparinig. Ano ba to? Ano ba to? Hindi ganito ang aking buhay nung ako'y wala pang asawa. Hindi naman ganito ang aking buhay nung unang natin pagsasama. Hindi na naunawaan, subhanallah. Kami mga lalaki, kapag tayo'y lumalabas sa bahay, kung maaari, iuwi natin ang lahat ng ating kakayahan sa bahay. Ano mang kaya nating kunin mula sa labas, kahit isang mall pa dalhin natin sa bahay. Pero minsan talagang may hindi kaya ng isang lalaki. Meron siyang limitasyon. May mga oras talaga na kailangan dumaan sa pagsubok. Kaya dito nasusukat ang tunay na asawang babae kapag sa oras ng mga pagsubok, paghihirap, kahirapan. Dapat din ang babae kadamay mo sa hirap at ginhawa. Vice versa. Ganon dapat ang mag-asawa. Tinutupad niya ang bawat responsibilidad at nakikita sa oras ng kagipitan ng kahirapan ang tunay na asawang babae. Sa inyong mga kababayan, anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa pagtustos ng lalaki? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan niyo to, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, liyungfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudir alayhi rizku falyungfiq mimma atahu Allah. Hayaan ang lalaki na gumastos sa kanyang asawa o sa kanyang pamilya ayon sa kanyang kakayahan. Kaya walang limitasyon, ayon sa kanyang kakayahan. Ang mahalaga na ibibigay niya yung kailangan mga gastusin. Hayaan, ayon sa kanyang kakayahan. Walang kudira alayhi rizku falyumfik mima atahullah. Kapag naging kapos ang asawang lalaki, naghihirap, hayaan siyang gumastos ayon sa ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Hindi inuobliga, pinapasa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao
ang bagay na hindi niya kaya. Paano mo inobliga sa iyong asawa na kailangan monthly 30,000, 40,000? Hindi niya kaya. Paano mo, paano ka nagre-reklam? Bakit mo tinitignan ng ibang pamilya? May babae, naam. Everyday nagmo-mall, nagsi-shopping. Every month may mga gold. Pero unawain mo yung katayuan ng iyong asawa na hindi niya kaya. Dahil kung papipili lang siya, wallahi, ang mabuting asawa, mapagmahal talaga, ibibigay niya ang lahat na magpapasaya. Pero meron talagang kalagayan na hindi kayang tuparin, hindi ibigay ng asawang lalaki. Subhanallah. Basta ang mahalaga nakikita mo sa iyong asawa na nagbabanat buto, nagpupursigi. Ibang usapin naman yung lalaking, subhanallah, tambay o hindi naghanap buhay. Subhanallah.